At sa ibang balita, kumpirmadong gumamit ang Paranaque SWAT ng live ammunition sa gulo sa demolisyon sa Silverio compound kahapon. Pero hanggang ngayon, hindi pa matukoy kung sino ang bumaril at nakapatay sa isang lalaki dahil meron din umanong dalang baril ang mga residente. Saksi si Jun Federacion. Sa gitna ng batuhan at alingongo ng tutok hapon, bumalagta si Arnel Leonor. Sa post-mortem examination ng NBI, lumabas na tama ng bala sa ulo ang kumitil sa kanyang buhay. Ang kanyang ina, hindi matanggap na sa ganito mauuwi ang kanilang pakikipaglaban para sa tirahan. Binibintangan pa nila na kasali daw doon sa nagbabato. Sabi ko mas mabuti nga siguro kung nandun sa nagbabato dahil hindi sa matamaan ng bala. Dahil yung mga pulis na nakaharap sa nagbabato, hindi pwedeng gumamit ng bala dahil bawal, di ba? Eh, wala siya doon eh. Kaya nandito siya eh. Yung sniper nagkakalat eh. Ang sentro talaga ng SWAT, yung mama na nakajakit at saka yung mama na nakaupo na may tira doon, nakita nyo sa video, yun po ang sentro talaga, hindi siya. Kaso siya lang kasi umikot siya ng ganun sa island. Nung una ang sinasabi ng Paranaque Police, pawang mga blank bullet lang daw ang pinaputok ng kanilang mga tauhan. Pero ngayon, inaamin na nito na gumamit daw ng totoong bala ang ilan sa kanilang mga miyembro bilang warning shot. Ang blank bullet ay yung walang tingga sa dulo. Ang live ammunition naman ang siyang nakamamatay. Hindi tiyak ang kabilang sa mga nagpaputok ng totoong bala ang operatibang ito na nakunan kahapon. Mga miyembro lang naman daw ng SWAT ang may dalang baril at walo sa kanila ang umaming nagpaputok gamit ang live ammunition. Yan ay kahit malinaw na nakasaad sa rules of engagement ng PNP na bawal ang mga warning shot. Nakalulungkot at dumating po sa punto ng iba po sa aming kasamahan ay nakarating doon sa decision na kailangan niyang gumamit ng kailangan niyang magpaputok as warning shot sapagkat sa palagay niya ay nalalagay na sa ang kanyang seguridad, ang kanyang buhay at yung mga buhay nung nasa paligid niya. Isinasailalim na sa ballistics test ang lahat ng mga baril ng SWAT ng Paranaque PNP. Pero giit nila, pati raw mga residente ng Silverio compound may dala o manong baril. Patunay raw ang mga na-recover nilang basyon ng caliber 38 at bala ng shotgun na maaring ginamit sa batang supak. Iniimbestigahan raw ito ng binuong Special Investigation Task Group Silverio. Ano't anuman, ayon sa binuong Task Force Silverio ng PNP, may pagkukulang daw talaga sa hanay ng mga pulis. Malinaw, kasi talaga naman mga nagpaputok at nakitang-kita naman. Kanya nga binuo yung SITG Silverio para malaman kung ano yung mga possible liability ng mga personnel namin na na-deploy doon. Bukod sa pananakit, labag din daw ang paglahok sa gulo ng mga nakasibilyang pulis. Nagdi-deploy tayo ng mga in civilian clothes, yan yung ating mga covert, yan yung mga intel officers natin na sa area para tignan din kung may mga ibang grupo rin na maaring manggulo doon sa paggagawa natin ng ating operasyon. Jun Federacion ang inyong saksi.